Meron po tayong sasagutin ditong viewer na nagtatanong kung paano daw nakukuha yung linear meter sa estimate ng roofing. Masasabi natin na simple lang to para dun sa mga pioneer na sa ganitong klase ng trabaho. Pero dun sa mga baguhan, lalo na dun sa mga magpaparoofing, naghahantay kayo ng mga quotation, yung mga binibigay sa inyo, di ba nakalagay dyan kung minsan yung total linear meters na. So kung wala kayong ideya, yung video na to, kailangan nyo para meron kayong pagbasehan kung paano nakukuha yung linear meters. So meron kasing mga contractor, kunyari, nag-offer sa inyo ng quotation, nilalagay na nila yung total na linear meters. So, hindi mo alam kung ilang piraso yon. So, meron namang iba na naka-breakdown na kung ilang piraso. So, mas maganda yon. Pero kung total linear meters yung binigay sa inyo at hindi nyo alam kung paano nag-come out sa mga ganong numero, ay mahirap talaga yon. Kasi may posibilidad na dagdagan yon. Halimbawa, yung actual na linear meters mo is 190. Pwedeng gawin niya ng 200 nang hindi mo alam. So, yung 10 linear meter sa kung halimbawa 500, 5,000 na yon. Yan po yung mga posibleng mangyari kapag dadaan kayo sa contractor. Pero kung didirekta naman kayo sa planta, mas kailangan nyo din yung eksaktong linear meters para yun ang babasihan nila sa uorderin mo. So kaya ginawa natin tong video na to para makatulong din sa inyo. Kahit papano, magkakaroon kayo ng ideya kung paano nakukuha yung linear meters. Okay? Doon po sa pinakita nating video kanina, mapapansin nyo na streamline lang yung hugis niya. So ibig sabihin niyan, mas madali nating may estimate kumpara sa halimbawa 4 agwas. Pagka maraming agwas, yan po mas mahirap yung estimate natin. Pagka streamline lang, napakadali po yung estimate nito. Pagka meron kayong dalang calculator o kaya yung cellphone nyo, pwede nyong magamit para ma-estimate nyo on the spot. Pero dito, ipapakita natin kung paano natin gagawin yun. Siyempre, unang-una, susukatin mo muna yung lapad ng paglalagyan. Tapos, yung haba ng yero, yung slope nya. Pag nakuha nyo yun, tuloy-tuloy nyo yung estimate nyo. Napakadali lang. Pwera lang kung may pagkakataon kasi na kung minsan meron yan inside gutter kasi hindi siya perfect na rectangle. Kung minsan dito sa side na yan, nagiging parang trapezoid siya. Kasi kung hinahabol yung itsura ng lupa. So dito, parang perfect rectangle lang to. So mas madaling i-estimate. Okay? So yun naman pong sinasabi kong may inside gutter. Pagka yung sa side nyo, parang patanggingin ganyan. Dito yung yero mo. Kaya obligado ka dito maglalagay ng inside gutter. Kung dito ganun din, obligado ka din. Pero itong gagawa natin ng estimate, talagang rectangle lang yung hugis niya. So, ito yung sukat niya. Halimbawa, 43 meters yung lapad ng paglalagyan. So, yung haba ng yero, halimbawa, 7 meters.
eksaktuhin na natin, 7 meters yung pinaka slope niya. Okay, ngayon itong 43 meters divide mo lang po yan sa gagamitin mong yero. Dapat alam nyo po yung ito, matagal ko na itong sinasabi sa inyo na dito sa mga vlog ko na kailangan alam nyo yung effective coverage. Dito ginamit natin yung pinakamalapad, 1.07 meters. Yan. So ang kalalabasan niyan 40 pieces na zero. Riptide 40 pieces na 7 meters by 7 meters. So itong sukat na to, 43 meters, gagamit po tayo ng 40 piraso na 7 meters. Pero ito yung gagamitin nyo. Okay? Kasi pag ginamit nyo yung, meron kasing rib type na may 1 meter yung coverage nya. 1 meter, 1.04. Iba po ang kalalabasan niya pagka ganito yung ginamit nyo, yung makitid. Sa 1 meter, lumalabas yan, 43 pieces yan. So magkaiba po yan. Pagka ito yung ginamit nyo, ito kasi yung tawag dyan yung effective coverage. Yan. Pagka bumili ka, tatanungin mo kung ano yung effective coverage para malaman mo. Tapos, di-divide mo dito sa paglalagyan mo. Okay? Ngayon, yung linear meters po, para makuha nyo, 40 times 7, 40 times 7 is 280 linear meters. So ito po yung total na bibilhin mo. Pero pagka ito po yung ginamit nyo, yung makitid na 1 meter yung coverage nya, tataas po yung linear meters nya. So 43 pieces times 7 meters, so magiging 301 lm yung total nya. Pero i-consider nyo pa rin yung presyo nya, kasi kung minsan ito mas mahal to kaysa dito. So titingin pa rin kayo doon mismo sa net price nya, yung may mga discount na. Ito guide lang po ito kung paano nakukuha yung linear meters. Pagka yung roofing nyo, yung itsura ng roofing nyo, halimbawa 4 aguas, iba-iba din po yung pagkuha nya. So pag 4 aguas, meron niyang mahaba, halimbawa 7 meters, meron niyang kasunod na 6 meters, 5, 4. So ito total nyo lang po kung ilan yung mga kailangan nyan, halimbawa ito, dalawa, ganyan. So dalawang 7 meters, 14. Dalawang 6, 12. Tapos ito, 10. O, yan, 8. So, i-add nyo lang po yan
yan din po yung kalalabasan na linear meters niya. So sana dito sa video natin ay may nakuha kayong konting kaalaman. So ito lang yung handog ko sa inyo ngayon. Sana nakatulong po. Kung hindi nyo naintindihan, pwede kayong magtanong, comment nyo na lang po. Salamat.